Welcome to my channel! This is Oji Gavales, the Pride of Bicol. Magandang hapon po sa ating lahat, mga kapuso, kapamilya, kapatid, kadugo na abot ng aking channel, saan man kayo dako ng mundo. Ngayong hapon ay ituturo ko po sa inyo ang kung paano ang paggawa ng turon na saging. Panuorin po natin ito. Ang mga sangkap na gagamitin natin sa hapong ito ay syempre ang una, ang hinog na saging, asukal, mantika, at ang ating pambalot, ang lumpia wrapper. Okay, simulan po natin. Tanggalin po natin ang balat. Kuwain po natin. Tanggalin po natin ang balat. Okay. Iwain po natin sa gitna at ikat po natin sa 4. Okay. Ito na po yung mga sliced banana. I cut in 4 pieces, in 4 slices. So ngayon po, ang gagawin po natin ay lalagyan po natin ng asukal. So mas gusto ko yung asukal na puti, white sugar. So bubudpuran po natin ito ng asukal. Mga dalawang kutsara. Okay? So paghaluin po natin. Bago po natin balutin ang ating saging na gagawing turon sa hapong ito, ay papainitin muna natin ang kawali at lalagyan natin ng mantika. Okay? Napakasimpleng gawin po ang turon na saging. Yan. Basta mayroon lang po tayong pambalot. Ang ating lumpia wrapper. This is a very easy way how to prepare a merienda. Siguraduhin natin na perfect ang pagkabalot. Mas maganda ito kung merong langka, ngunit wala tayong langkang pwedeng i-flavor. So, apat na saging ay hiniwa ko po ang isang saging sa apat na sa dalawang parte. Yung dalawang parte naman po ay pinaghati ko. So, nakabuo po ako ng apat na gagawing turon. So, apat na saging, makakagawa tayo ng 16 na turon na saging. Ito na po yung mga nakabalot na saging. Ngayon po, ang gagawin natin ay sisimulan na natin prituhin. So, mainit na po yung mantika. Habang binabalot ko po, ay hinanda ko na yung kawali na may mantika at pinainit ko na. So, ngayon gagawin na natin ang pagpiprito. Okay? Ito na yung ang turon na saging. Napakadaling gawin po sa ating bahay kung meron tayong saging. Meron tayong pambalot. This very simple. It's the very simple way how to prepare a turon na saging. Pwede natin ito lagyan ng flavor. Lagyan natin sa gitna yung langka o kung ano man yung pwede natin ilagay. Napakasarap po ng atin. Nalipas po ng ilang minuto, okay, pwede na natin baliktarin ang ating unang salang. Okay, makikita po natin na medyo yellowish or golden na siya. So, babaliktarin po natin. M-
madali lang po maluto ang ating wrapper. Ang nagpapadaldi po nito sa pagbibigay ng kulay ay ang asukal sa loob ng binudbod nating asukal sa saging. Ito na po yung binaligtan nating saging. Lumabas na po yung pagiging golden in color niya. Okay. So mga ilang minuto ay ating ahunin na po ang ating turon na saging. Alam kong luto na ang ating turon. Isasalin po natin dito sa strainer or stepper para po ma-strain po yung excess oil. Kasi hindi man maganda na marami ang mantika ng ating turon. Para at least makuha natin yung desired crispiness. Pagiging crispy niya. Habang ini-strain po natin, habang pinapatagos natin yung mantika niya sa ilalim, isusunod ko na rin po yung next batch. Ito na po yung second batch ng ating piniperitong toro na saging. Medyo hilaw pa ng konti. Bagalan ko lang yung apoy. Tapos na po ang ating first batch ng pagpiprito ng turon na saging. Sinasabi nga sa kasabihan na dapat handa kang mapaso, handa kang matapunan ng mainit na tubig, handa kang magkapiklat, handa kang masunog, dahil tanda iyan na minsan nang nilakasan mo ang loob na kahit alam mo nang kapalit. So dahil sa simpleng lutong ito, sa hapong ito, ito po ang aming merienda. Sana po may napulot po kayong aral sa simpleng cooking tip ko sa inyo. At patuloy ko po kayong i-update sa aking mga next video. But before that, please don't forget to subscribe my YouTube channel, Oji Gabales, The Pride of Bicol. Please like, share, and hit the notification bell button for you to be updated and to be notified on my next video. So, magandang hapon po sa ating lahat. To God be the glory.